Andito ako sa Binondo para puntahan ang close sa oldest restaurants dito sa area na to. Let's go! First stop natin dito sa Ongpin Street. Dito sa kalye na to, may dalawang restaurant dito na matatagal na at matatag. Ito yung una natin pupuntahan, Chuan Ki yung pangalan. It's called Binondo's oldest fast food since 1940. Wow, 3 o'clock ng hapon on a weekday. Ah. Punong-puno siya, hindi man lang to lunch. Ngayon kadami tao dito. Walang aircon dito pero okay lang kasi hindi naman mainit. Meron silang mga malalaking mga fans dyan sa taas. Turo-turo style dito sa isipin. Turo mo, kain mo. Parang karinderya. May beef maki, kanto soup, machang, spare rib soup, pork maki. Ayan yung mga ulam. Nakon. Nakakata kami mga itsura niya. Meron din pala silang mga soup. Iba-ibang soup. Ayan, ito yung soup number 5, oh. Ito yung supposedly na kapagdagdag ng love. Love na. Saka yung presyo niya, affordable naman. Ayan, hindi lalampas ng 200 ang kahit anong dish na nandito. This restaurant is actually older than me and it's still alive. So, may reason yan, di ba? Okay, let's try their food. This una na tong kiampong. It's a type of rice na yan. Parang soy sauce ba to? And then may meat din siya sa loob. Parang pork. Sticky siya. And then may konting tamis. Konting-konti lang. So medyo nabitin ako dun sa meat. Ang konti ng meat sa loob, mas marami talagang kanin. Ito naman yung pork asado. And kaya sa kanya, 120 pesos. Marami siyang meat na nasa loob ah. So, okay na rin. Mura, mura. Kung titignan nyo dito yung kalahati nitong serving na to, ito, puro taba, kalahati, meat. Yung lasa niya, lasang lutong bahay talaga. Tingnan mo yung sauce niya, oh. Ayan, oh. Wow! Isa pa. Masarap yung sauce ng pork asado. Pagka parang manamis na miss na adobo. Try natin yung kanilang kikiam. Okay, may dalawang version sila ng kikiam dito. Normal kikiam and then honey kikiam. Pero syempre, gusto ko subukan yung ordinary kikiam lang. Manamis-namis din siya. Kahit hindi siya honey kikiam, ha, matamis din siya. I think medyo in-adjust nila yung taste dito sa restaurant para mas maraming matatamis. Kasi di ba mga Pinoy mahilig sa matatamis? Kasi kung makita mo yung mga kumakain dito, siguro 80% puro Pinoy na rin. Finally, adobo tofu. Tofu siya with adobo sauce. So, mamula-mula yung color niya. Mmm! Ito masarap. At yung gusto ko. Sumilig talaga ako sa tofu. Kasi yung tofu niya may pagka-salty, malambot. And then, masarap din yung lasa ng sauce. Masarap siya pang ulam. Parang after mo siya kainin, nahanap ka ng kanin or yampong. Papunta na tayo sa pangalawang restaurant stop natin. Andito rin siya sa Ongpin Street. Walking distance lang. Pagkatapos na kalahating kilometrong paglalakad, andito na tayo. Ongpin Manyosa Restaurant. Tingnan mo yung cash register nila. Old school na old school pa. Paakyat tayo sa second floor. Dito, mas malaking space. Ito yung itsura ng restaurant nila. Simple lang. Tahimik naman. May mga monoblock chairs, tables. Pero, meron naman silang aircon. Hindi masyadong mainit. Okay, ito yung menu niya. 200 plus pesos yung mga ulam. But I think good for 2 yan. 2 to 3. Pero ang pinunta ko dito, yung kanilang maki. Yan kasi yung sikat dito. Isang maki na small. Tsaka, subukan natin yung shomai. Grabe, sobrang old school dito. Tingnan mo ito. Meron pa sila yung pag-dip ng mga utensils sa hot water. And, hot tea! Reminds me so much of my childhood. Laging pag kumakain kami sa labas sa parents ko, may mga ganito. Simulan na natin itong maki ni. Favorite ko actually ang maki. Super favorite ko siya. So, excited ako. Para sa mga hindi nakakaalam, ang maki ni, siya may pork,
Tapos may noodles. Tapos mayroong mga spring onion on top. Okay, medyo maalat siyang konti. Pero malasa. Tsaka gustong-gusto ko yung sauce o yung parang soup niya na very sticky. Ayan. In fairness, masarap yung maki niya. And that's from someone na mahilig sa maki. Nakakabusog talaga siya kasi may combination siya ng protein ng pork at saka nung carbs ng noodles. Tignan natin yung kanilang siomai. Okay, kakaiba yung siomai nila dito kasi meron na siyang sauce sa loob. At saka malaki yung siomai niya. Tignan mo naman to. Saan ka nakita ng siomai na ganito kalaki? O yan o. Kasing size ng kalahati ng pisngi ko. Ayan. But usually yung mga siomai, mga half or one third lang ng size na to. Tsaka hindi ko na siya lalagyan ng toyo mansi kasi meron na siyang sauce sa loob. Mmm! Punong-puno ng laman. May mga taba rin naman sa loob. Masarap kasi yung balat sa labas. Chewy siya, tapos manamis-namis. Tapos sa loob, punong-puno ng malambot na meat. Dahil dito lang sa dalawa lang in-order ko, hindi ako nagugulat bakit ito binabalik-balikan at bakit buhay pa tong restaurant na to. Masarap tong dalawa. Pag masaya ako, sumasayaw ako. So, mapapasayaw ako. Okay, punta na tayo sa pangatlong restaurant. Kaya pa ba na chan ko? Oo naman! Alam mo mga restaurants ngayon, sobrang iksi na lang ng lifespan. Minsan 1 to 2 years. So, the fact na makakatagal ka ng mahigit 30, 40, 50, and even 1 century, ibig sabihin na meron kang ginagawang maganda, di ba? We are here at Pipinpin Street. Dito pupuntahan natin ang New Toho Food Center. Etong isa sa pinakamatandang restaurant. Ayan, since 1888 pa siya. Okay, malaki naman dito. Tsaka hapon kasi kaya wala masyadong tao. Old style na old style nga. Para ako na transport sa 1800s. Ganyan. Wala rin aircon dito. Pero okay lang. Hindi naman sobrang init. Hindi pa naman summer. Ako talaga, mahilig talaga ako sa roasted pork, roasted chicken. O, oh, eto sila naka-display. Ayan. Ooh, natatakam na ako. Yan, ito yung menu nila. Yung price niya 100 plus pesos din for small. Pero small would be good for at least 2 people. Ayan, may mga ulam, chicken, hipon, pork. Ayan. Ito yung in-order ko. Lechon. At saka, isa sa kanilang mga bestseller, ang pancit canton. Okay, let's start with the lechon. Pag pumunta ka dito ng Sunday, siguro mga 10 a.m. pa lang, sold out na to. Ganun siya kasikat. Buti nga naabutan natin tong lechon na freshly cooked, freshly roasted. Mmm! Grabe yung balat. Ang crunchy. Tsaka maalat-alat din. Actually, yung meat niya, wala masyadong lasa. Yung talaga nagbigay ng lasa sa kanya, yung balat. Ang sarap ng balat. Worth coming to yung balat. Ngayon, lalagyan ko tong lechon ng sauce nila. Siyempre, kailangan isama ko pa rin yung balat. Okay, bukas ko na paprobunahin yung cholesterol ko. Yung sauce niya, may pagka-barbecue yung lasa. So, nagiging parang barbecued lechon siya. Subukan naman natin yung pinakasikat sa kanila dito. Itong pancit canton. And very impressed ako kasi ang dami niyang sahoga. Meron siyang shrimp, may gulay, merong pork, atay, which hindi ko kakainin. I feel like it's such a comfort food. Parang yung kinakain ko nung bata ako. Very nostalgic yung taste niya. May pagkapareho yung sauce nito. Nitong pancit canton. Sa sauce kanina doon sa makini. Medyo may pagkapareho. Similarities. What a food trip! Nako, nag-enjoy talaga ako. Hindi man ako kasing tanda ng mga restaurants na kinainan ko. Parang nagkaroon ako ng konting nostalgia. It brought me back to my childhood days as a Filipino-Chinese here in Binondo. Thank you so much for joining me in my vlog and I hope to see you guys next time. Don't forget to like and subscribe. Bye!